Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanalig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitapasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarahal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng lagi, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buong nalap, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na naghalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nagali ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na
ulo sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang katakas na kasal, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama, amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang pinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad. Saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag na magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag na magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring din namin pahayag ang aming nakita at narinig. At sila'y binalaan ng lalo pang maigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dinig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoon Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas.
Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang, ang poon ng siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang sinagdudulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyong ngayong buksan. Ako ay papasok at kong Panginoon papupurihan. Ito yung pintong pasukan ng poon ang Panginoon Diyos. Tanging ang matuwid, ang pabayang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw poon, yamang pinakinggan. Dinig mo ako, pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Araw ngayon gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kaniyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kaniyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kaniya at sa katigasan ng ulo sapagkat hindi sila naniniwala sa mga nakakita sa kaniya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Meron po tayong tinatawag na crossroads of life. Yun bang isang insidente sa buhay na makapagbabago ng ating pananaw? Maaring maganda,
maaaring hindi masyadong maganda, pero magbabago ng ating pananaw. Masarap balikan kapag ito ay inspiring stories, yung gusto mong ulit-ulitin sa buhay mo, gusto mong i-share, gusto mong ibalita. Pero kapag pangit, parang isipin mo pa lang, nasasaktan ka na. Kaya nakakapili kasi tayo kung ano yung crossroads ng ating buhay. I will give you one example. Nung ako po ay nag-aaral, nakatanggap ako ng award. Napakaganda nung aking award. Pinakamatipid na batang mag-aaral. Alam po ba ninyo na ito ang kaisa-isang award na natanggap ko sa aking buhay simula kinder hanggang college? Hindi na yun nasundan. Kaya yung aking nanay, tuwang-tuwa nang umakyat sa stage. Sabi ko, "Nanay, ang award ko po isa lang. Pinakamatipid na batang mag-aaral. Sasabitan mo ba ako?" Sabi, "Ay oo, very proud ako. Nagkaroon ka ng award." Pero sa likod ng award na yon, yun yung katotohanan na kaya natanggap ko yung pinakamatipid na batang mag-aaral dahil wala akong baon araw-araw. Kaya yung nanay ko, tinanong ko, "Proud ka ba na kaya ako binigyan no? Kasi wala akong baon." And that's one crossroads of my life. Na sa susunod na panahon, hindi mahalaga yung award. Ang maghalaga yung nasa likod nito na sana hindi rin maranasan ng iba na pumasok sa eskwela nang walang baon at nagugutom. Totoo yun. Kahiyahiyaman, pero very proud ang nanay ko sa isang award na malayo sa katotohanan. Ang katotohanan, kaya ako binigyan ng award dahil wala akong baon. Napansin ng teacher ko yun. Sa ating ebanghelyo, makikita natin na ang crossroads of life ni Magdalena ay nang siya ay pagalingin sa 7 demonyong nasa kaniyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Simula noong araw na iyon, nang siya'y pinagaling, siya'y sumunod na at hindi na lumingon pa sa kasalanan. Makikita natin na bakit sa babae at kay Maria Magdalena unang napakita si Jesus. Bakit hindi dun sa kaniyang mga alagad? Bakit hindi kay Simon Pedro? Bakit hindi dun sa kaniyang minamahal na alagad? Bakit kay Maria Magdalena? Sa katotohanan ng ating buhay, hindi titingnan ng Diyos ang nakaraan. Ang kaniyang titingnan ay ang crossroad ng buhay natin na pinagpanibago tayo ng Diyos, sumunod tayo sa kaniya hanggang sa kamatayan at ngayon sa ebanghelyo hanggang sa pagkabuhay. Kaya dun po sa ating magagandang bagay na nagagawa at nangyayari sa buhay, ito ang ating ipamamalita kahit walang naniniwala. Sapagkat ang mabuting balita ng pagkabuhay ni Jesus ang magpapabago sa ating lahat. Na hindi matatapos sa kamatayan ang buhay ng bawat isa kung hindi ang kamatayan ang magdadala sa atin sa panibagong buhay, sa buhay na kasama natin ang Diyos. Ipamamalita natin ang kagandahang loob
at biyaya ng Diyos sa ating lahat. Huwag na nating isipin ang masasamang bagay. Napakasakit isipin na kapanglulumo ang mga karanasan ng kasalanan. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mas tingnan natin ang buhay pagkatapos ng tayo'y magdesisyong sumunod at sundan si Jesus. At gagawin natin iyon dahil tayo ay binigyan ng inspirasyon ni Maria Magdalena na ang buhay ay bibigyan ng Diyos ng panibagong kulay kung tayo ay susunod sa Kanya at hindi na muli pang lilingon sa pangit na nakaraan. At ito ang katotohanan. Lahat tayo may pangit na nakaraan. Pero hindi ito titingnan ni Jesus. Hindi ito titingnan ng ating poong Nazareno. Ang titingnan niya ay ang kawagasan ng puso ng bawat isa upang tunay natin siyang makita sa oras na naisin niyang ipakita ang kaniyang kabuuan sa ating lahat. Ang Ebanghelyo ngayon ay paaniyaya ng ating crossroads of life. Nasa daan na iyon, sa karanasan na nagpabago ng ating buhay, tuloy-tuloy tayo hanggang tayo'y makarating sa kaniyang banal na tahanan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama sa Espiritu ng Kaniyang Anak na muling nabuhay upang makaikabahagi sa ating buhay, lunasan ang ating mga pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay habang ipinahayag niya ang Panginoon sa buong mundo, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Tayo naway, hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkos ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga may sakit, naway paginhawain sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga yumao, naway maranasan ang mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Marapatin mo na lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang. Puhunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, O, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaway di makuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay, ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iniyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawang kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, tumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Diyos na binabalikan ni Maria Magdalena at siya ring ating binabalikan ngayon.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Christ is risen today. Alleluia. Adia pat holy day. Alleluia. Good it was on the cross. Alleluia. Suffer to redeem our loss. Alleluia. Hymns of praise and let us sing. Alleluia. Unto Christ our heavenly King. Alleluia. Who endured a cross and grave. Alleluia. Sinners stood with him and say, Alleluia. But the praise which be endured, Alleluia. Our salvation have procured, Alleluia. Now above us by his King, Alleluia. Wedding angels ever sing, Alleluia. Announcement. Pagkatapos ng misa ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay
na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinulwalhati ka na amin.